So what's up mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa St. Anthony de Padua Parish dito sa Pila, Laguna para i-witness natin ang kasal o ang perpetual profession ng Lady of the Immaculate Heart of Mary. Let's witness kung ano ang mangyayari sa araw na ito sa perpetual profession ng amin din mga kabatch. O diba? Batch 12 o batch 11 kami. Kakabatch. Let's go! Ngayon ay masasaksiyan natin ang pagtatalaga sa pitong madre sa kanilang panatangpang habang buhay. Ito ang kanilang kasal, tunay na kasal. Kaya ito ay publiko, lantaran, walang kinakasal ng sekreto. May sekretong kasal, pero nakakatakot yung sekretong kasal kasi pwede kang maging salawahan. Ang ating pagtatalaga ngayon ay hindi sekreto, public. Ibig sabihin sa harapan ng karamihan na hindi natin matatatwa. Kaya nandirito tayo sa simbahan. Lantaran, walang itatago kapagkat tinatanggap natin ang ating buhay, magiging relihiyoso ng buong puso. At talagang ito ay ating dinakalinga at kakalingay. Katulad sa kasal talaga. May 13, 2021, solemn perpetual vow. Naganap ito sa San Antonio de Padua Parish, Pila, Laguna. Pitong dalaga ang manunumpa o ikakasal sa harap ng altar. Pero ang kasalan na magaganap ay kakaiba dahil hindi ito karaniwang kasal na dinadayuhan natin. Dahil ito ay isang wedding o pakikipag-isang dibdib ng mga babae kay Jesus. Pitong matapat at masigasig na madre ng Living of the Immaculate Heart of Mary ang nakatalaga sa banal na seremonyang ito. Pinamunuan ni Most Reverend Antonio Tabias ang perpetual vow ng pito. Hindi biro ang solemn vow o perpetual profession gaya ng isang lalaki na nakikipag-isang dibdib sa kanyang mapapangasawa dahil ito ay panunumpa sa harap ng altar. Manatili panghabang buhay at banal. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Umaapaw ang pagmamahal, awa at grasya ng Panginoon sa araw na ito. Hindi lang po sa amin, kundi sa ating lahat. Hindi naman po kami kagalingan, hindi naman po kagandahan, tama lang po. Pero ang mahalaga ay minamahal tayo ng Diyos ng lubusan. At isa lang po ang alam ko at sure po ako. Essential po tayong lahat sa buhay ni Lord. May magmamahal pa po ba katulad ng kanyang pagmamahal? We are so precious in His eyes. Kaya po, dapat wala pong lugar ang kalungkutan. Ilang taon din po kaming engaged kay Lord. Nung sinabi niyang, "Will you marry me?" Of course, yes. Yes na yes po, Lord. Here we are, Lord. We come to do your will. Ito po pala ang feeling pag kinakasal. Kaligayahan ang nadarama ng puso. Sabi ko nga po kay Lord, habang andun po ako sa likod, bago maglakad at lumapit sa Kanya, "Lord, pwede po ba kayong bumaba po dyan sa cross? Kasal po kasi natin." Kaya po, ang laki ng pasasalamat namin sa Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po sa Kanya. Lalong-lalo na po sa araw na ito. Special po ang araw na ito, wedding day po namin kay Jesus. Pasasalamat sa buhay na binigay niya sa ating lahat. Sa mga magulang po namin na kung hindi po dahil sa kanila, wala po kami dito ngayon. Salamat kay Mama at Papa, kay Nanay at Tatay. Sa kanilang walang sawang pagmamahal at suporta sa amin. Hindi man po silang lahat andito, masaya po silang nakiisa at nanood sa selebrasyon na ito. May mga nanonood din po mula sa langit. Pasasalamat kay Inang Maria na andyan parati sa buhay po namin. Lakas at gabay. Pasasalamat kay San Jose na ating inspirasyon at handang tumulong sa ating mga pangangailangan. May mga kanya-kanyang pangarap din po kami sa buhay. Mga pangarap na pinaubaya na po namin kay Lord. Ngayon, ang pangarap niya ay pangarap na rin po namin. Life moves in mysterious way. Ito po ay isang biyaya. Regalo ni Lord sa amin
at regalo din po namin sa Kanya. Buhay nga naman talaga ang ganda pag si Lord ang buhay. Sa Kanya po natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay. May mabigat na responsibilidad na mahalin si Jesus ang kanilang groom at ang kanyang simbahan. Hindi rin biro ang kanilang napagdaan ng pagsubok. Ang kanilang commitment, masabi mo talagang worth it silang manumpa at makasal sa ating simbahan. Dahil gaya ng isang ordinaryong babae, nakaranas din sila ng matinding pagsubok. Sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagsunod at pagtugon sa kalooban ni Lord. Pero kahit anong unos o bagyo ang dumaan sa kanila, nananatili silang naging matatag at bumabangon sa kanilang pagkadapa. Ang kanilang pag-usad at patuloy na paglalakbay kasama si Kristo ang magpapatunay na sila ay karapat-dapat na maging kabiyak ng ating Panginoon at inang simbahan. So, parang ano? Okay, so much because Sister Sophia. Ano naman yung pakiramdam na perpetual ka na? I'm happy. I am being loved and blessed and forgiven by God. Wow. Thank you po sa inyong mga prayer. God bless po. Continue to pray for us po. Okay, thank you. Thank you much, man. Wala ka sa picture na to. Okay. Isa pa. Okay, narito yung batchmate ko na isa pa ng newly perpetual profess, si Sister Stephen. So, anong pakiramdam or message mo na ngayon ikaw ay isang perpetual ka na after 15 years? I have this great interior joy! Yay! Okay, di ba? With the light. With the light. Okay. Muli, mula sa batch 11, binabati namin ang tatlo naming mga kabatchmate, si Sister Claudine, Sister Sophia, at Sister Stephen, at sa apat ding nanunumpa sa harap ng altar. Mula sa bumubuo ng Two Hearts Institute, binabati namin kayong lahat.